Assalamualaikum mga kailong. So ngayon po ay kasama natin na legendary Moro Beaches. Siya po yung isa sa mga Moro Beaches natin. Siya po yung kikita niyo sa clip. Ito, ipapakita namin mo sa inyo. I looked at the skies, brought in my hands, over my eyes. Yung mga clip na yan mga kailong, yan yung mga kanta na nakanta niya. Siya si Moro Beaches, isang dating sikat na Moro singer. Ang kanyang boses, kahawig ng international group of singer na Bee Gees. Kaya naman ito ang bansagsakan niya ng karamihan. Ngunit sa paglipas ng taon, siya ay bigla na lang nawala. Ano nga ba ang nangyari at ano ang estado ng kanyang pamumuhay ngayon? Bago pa man siya pumasok sa pagiging Moro singer at Moro entertainer, ang kanyang dating trabaho, namamasada sa katubigan ng Cotabato o bangkero. Bago ito ba nangyari sa ka, bago ka naging Moro singer, naginigal ba ka na? Dati-dati, bangkero. Bangkero siya? Isa, Cotabato, Tucananas. Tucananas, Cotabato. Dati-dati yung buhay-buhay ko. Bali ito ba, after kinabangkero ng gano'n? Ay, nakarisa ko sa mga pinilagur. Kaya kung jabano yung natong pumingin. Ngunit nabago daw ang kanyang buhay noong siya ay kinuha at sinuportahan ni Comini Bansuan upang kumanta sa entablado, nakapag-perform at tiningala ng mga ating kababayan sa Maguindanao at iba't ibang lugar ng mga Moro. Siya rin ay nakapag-perform sa Green Hills kasama ang King of Moro Song. Hindi may pagkakaila na ilan sa ating mga kapatid at magulang kilala ang kanyang boses. Ngunit bakit siya natigil sa pagkanta at hindi na nagpatuloy pa? After na kinamorosong nang ka, panuon mo nang ikina, inisaba paano mo nang matukuha na nataring na rin sa lakasya sa karyer. Siya ay nagkasakit sa baga at hindi na siya masyadong makahinga. Ang punod dulo, nakagawian na niya ang bisyong sigarilyo na siyang nagdulot ng ganitong karamdaman sa kanya. Sa kanyang paglubog sa mundo ng Moro Song, marami ang nagulat. Miski ako, minsan naisip ko kung nasaan na nga ba siya. Heto na pala ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi makapagtrabaho at walang kabuhayan dahil sa kanyang karamdaman. Kaya naman sa aming pagtutulungan ng dating kasamahan nito na si Dato Comini Bansuan, naglaan kami ng konting oras upang mapag-usapan kung paano namin siya matutulungan. Bumili kami ng grocery, kagamitan sa bahay, gamot at bigas upang mahatiran namin siya ng konting tulong. Mga kailong, ito po yung bahay ni Bee Gees ngayon. Dito po yan sa may bungan mo. Yan po yung bahay niya ngayon. So dyan po siya lang nakatira. Si Bee Gees, isa siya sa mga pioneering na Moro artist natin. Lubos ang kanyang pagpapasalamat sa amin at kay Dato Comini. Dahil sa kabila ng kanyang karamdaman ngayon, hindi pa rin niya ito makakalimutan. Alhamdulillah. Syukur.
ko masaratapan niya sa akin. Isa lang itong patunay na sa kabila ng iyong natatamasang kasikatan, huwag mong kalimutang magtira para sa sarili mo, dahil darating at darating din ang panahon na iiwan ka rin ng iyong karera. Ako po si Saudi Lipulo ng Kailung TV at ito ang kwento't kaalamang Bangsamoro ngayong linggo.